na aandar. Yan, dito mga sir, hindi siya umaandar, hindi siya nagpo-start. Pero yung voltmeter ng araw, Honda Beat na naman po yung ating gagawing na motor. Issue nito mga sir, yung sa pag-start niya. Yung sa pag-start niya, yan, iyon ko muna sa iyon ko muna para ma-explain ko rin sa inyo at ma-ilimo ko rin sa inyo in case na ganito yung naging problema sa Honda Beat nyo, at least may idea na rin kayo kung paano ito i-troubleshoot. O kahit na nasa ibang lugar kayo, pwede nyo din itong i-apply kung sakaling ganito yung naging problema ng motor nyo. Okay, umpisa muna natin sa pag-unang susi, tapos kita nyo naman yung voltmeter nya, 12.1. Ibig sabihin yan, okay pa yung battery nya. At itatry natin siyang i-push-start. Dapat pagka nag-fit tayo ng preno, saka pinindot natin yung kanyang push button, matik po yan na aandar. Yan, dito mga sir, hindi siya umaandar, hindi siya nagpo-start. Pero yung voltmeter niya gumagalaw. Yan, may problema yun naman ito sa ano, sa part ng ECU. Yan. Yung issue nito mga sir, same lang sa Honda Click na 150. Para kung napapanood niyo yung mga video ko sa Honda Click, kailangan pang dukutin sa pinakailalim yung nandito, kasi nandito sa Click 150 kasi nandito yung ECU nila. Si Honda Beat nasa likod. Yan, i-try natin. Yan, makikisuyo tayo kay sir. Ayun, may-ari. Ayan. Gagalawin niya yun sa may sakit doon sa may ECU. Kumbaga, igagano niya. I-flash niya ng konti, tapos isabay kong siyang i-post-start. Ayan, umaandar po siya mga sir. Tapos try natin uli siyang patayin, tapos on ulit natin, tapos post start natin uli. Ayan, wala na naman. Ayan, kailangan panggalawin yung socket sa may pinakailalim dito para umandar. Ano muna natin, i-video ko muna. Yung socket ng stator natin, ayan, andito, ganito yung cover niya. Di masyadong kita dahil dito, pero kaya yung dukutin ito mga son. Mas madali siyang dukutin, tapos madali din siyang tanggalin. Tatanggalin ko muna, mayroong lock to. Oops, yan, ito yung sakit niya mga sir. Yan. Kaya nagluluko-luko yung push button niya dahil dito sa socket na to. Yan, mapapansin nyo yung socket niya nasunog na. Dito mga sir, hindi natin kailangan itong basagin dahil kung mapapansin nyo, maraming terminal, maraming wire. Yan, 2, 4, 7, 7 terminal wire. Kaya ang gagawin natin dyan, itutulak natin yung mga sir, tapos i-sprayan natin yan ng W40. Siyempre, ilalak natin yan ng cable tie. Kaya magkakailangan kayo ng cable tie dito. Tapos, tatanggalin natin yung upuan para maitali natin yung cable tie. Yan. Saka, pagka hindi natin kasi inayos ito mga sir, isa rin ito sa mga parang mahina mag-charge yung ating battery. Isa rin po ito. Yan. Masunog. Masunog yung kulay pula na may guhit na blue. Same din sa Click. Yan, papasin mo, nababasag lang. Yan, tatanggalin ko muna yung upuan, tapos mamaya i-spray natin ito ng W40, tapos gagamit tayo ng cable tie. Yan, tatanggalin muna natin ito. Yan mga sir, natanggal ko na yung upuan. Kung magtatanggal kayo ng mga upuan mga sir, ilulungat ko lang ito. Yung dalawa na yan, pili nyo na po siyang madukot ng T-rins dito, kasi tatlong naman yung tornilyo nito para matanggal nyo yung upuan. Yan, kita nyo naman yung unit ni sir, medyo pinahayan na siya ng daga. Yan, mamaya pagkatapos kong maayos ito,
dito tayo magtatali para hindi na siya gumalaw. Yan, lilinisan muna natin ito. Yan, parehas lang din kung ano yung gagawin ko dito dun sa mga nauna kong video sa Honda Click. Ganoon din po yung aking gagawin dito mga sir. Yan, i-spray ako muna ng W40 dito. Tapos ito, sa ako yan kukutkutin. Siyempre, ipipress nyo yung terminal para mag-lock kapag ka ito'y isinuksok nyo uli sa ECU para hindi siya naglulos. Ayun, binahaya na ng daga. Tapos sa may injector nya, yung sensor, ito na yung wire nya. Okay, sisimula na natin ito mga sir. I-spray mo natin ang W40 para matanggal yung ano, yung dumi. Yan. Tapos dito mga sir, kukutkutin niyo yung part lang ng ano, ng nasunog. Kukutkutin niyo lang ito mga sir ng blade. Kasi ito, hindi natin siya pwedeng basagin. Tapos dito, ipipress nyo sa ray. Yan, ipipress nyo yan para mag-fit. Tapos, itutulak nyo ito mga sir. Itutulak nyo siya para umabanti pataas. Yan. Tapos maya natin siya ilalagay dahil dito ang gagawin ko dyan aapiyawan ko ng sandpaper yung lihak dito, tapos maya lalagay ko na yan, tatalayan ko na siya ng cable tie. Kisin natin uli mga sir. Kailan? Yan, i-press nyo mga sir yung ano ah, yung terminal para mag-fit dun sa loob ng ECU. Yan, may lalagay natin. Tapos gagamit tayo ng cable tie. Yan, ganyan mga sir ang gawin nyo. Cable tie nyo.
kinibol tie ko dun sa baba para hindi matanggal yung cable tie na to. Testing naman natin siyang paandarin kung gagana na. Ayun, mundar. Tapos sa pa, maka natsambahan lang. Ayun, meron talaga. Okay, babalikan natin yung upuan. Ayan, ibalik ko na yung upuan niya. Tapos, titisting naman natin ulit siyang paanda rin. Ayan, start na. Dalawa lang po gawin yung mga sa kung sakaling same ng problema ng motor nyo dito sa ginawa ko ngayon. Ganun lang din po yung gawin nyo. I-apply nyo na lang yung ano. Kagandahan lang sa Honda Beat, meron siyang kickstart. Kung sakaling ayaw gumana yung post-start nyo, at alam nyo naman malakas yung battery, matik po yan. Kung hindi sa brake light switch, maaaring dito sa ginawa ko dito sa motor na to. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming maraming mas salamat po sa inyo mga sir.